Ikapito ng Abril, ikalimang linggo ng Kuwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pumunta si Jesus sa bundok ng mga olibo. Maaga siyang muli sa templo at naglapitan sa kanya ang lahat ng tao at pagkaupo niya, nangaral siya sa kanila. Dinala naman ng mga guro ng batas at ng mga pariseo ang isang babae na huling-huli sa pakikiapid. Pinatayo nila siya sa gitna at sinabi kay Jesus, "Guro, huling-huli ang babaeng ito na nakikiapid. Iniutos sa amin ni Moises sa batas na batuhin ang ganitong mga babae. Ano naman ang sabi mo?" Sinabi nila ito bilang pagsubok sa kanya upang may maisakdal sila laban sa kanya. Yumuko naman si Jesus at nagsulat sa lupa sa pamamagitan ng kanyang daliri. Nang magpatuloy sila sa pagtatanong sa kanya, tumindig siya at sinabi sa kanila, "Ang walang sala ang unang bumato sa kanya," at muli siyang yumuko at nagsulat sa lupa. Ang mga nakarinig naman ay isa-isang nag-alisan magmula sa matatanda at siya'y naiwang mag-isa pati na ang babae na nasa gitna. Tumindig si Jesus at sinabi sa kanya, "Babae, nasaan sila? May humatol ba sa iyo?" At sumagot siya, "Wala, Panginoon." Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hahatulan. Humayo ka at mula ngayon, huwag ka nang magkasala pa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, kaloob na bagong buhay. Sino sa ating mga Katoliko ang hindi nakaaalam sa tanyag na sinabi ni Jesus? Ang walang sala ang unang bumato sa kanya. Dinala ng mga guro ng batas at mga pariseo kay Jesus ang babae hindi upang magtanong kundi siluin si Jesus. Inaasahan nila na magiging kasiraan kay Jesus ang kanyang magiging tugon. Subalit matalino si Jesus. Tinugon niya ito sa paraang ang mga nagtanong ang naging kahihiya. Binitiwan nila ang hawak ng mga bato at isa-isang umalis, marahil sa tindi ng kahihiyan. Kalimitan ang sinabing iyon ni Jesus ang binibigyan natin ng pansin. Minsan, ito na rin ang ginagamit nating pangangatwiran kapag tayo ay nagkakamali o nagkakasala. Bakit? Ikaw ba hindi nagkakasala? Sige, ang walang kasalanan ang unang bumato sa akin. Pare-pareho lang tayong makasalanan, kaya huwag niyo akong husgahan. Hindi iyan ang punto ng Ebanghelyo. Mas pagtuunan natin ang pansin ang sinabi ni Jesus sa bandang huli, "Hindi rin kita hahatulan. Humayo ka at mula ngayon, huwag nang magkasala pa." Ipinaalala ni Jesus sa babae na totoong nagkasala siya. Hindi sinabi ni Jesus na, "Okay lang, wala yun." Pero kahit nagkasala, binigyan pa rin siya ni Jesus ng pagkakataong magbago. Huwag ka nang magkakasala pang muli. Magiging posible ba ang pagbabago at pagbabalik loob ng babae kung binato na siya hanggang mamatay sa pagkakataong yun? Makikita natin dito na maaaring kundinahin ang kasalanan ng hindi kinukundina ang nagkasala. At iyon ang ginawa ni Jesus. Ganon din sana tayo. Malimit tayong biktima ng pagkakasala at pagkakamali ng iba. Tungkulin nating ipaunawa sa Kanya ang pagkakamaling ginawa. Kapag ginawa natin ito, ipinapaalala natin sa nagkasala na hindi natin nagustuhan o nakasama sa atin ang kanyang ginawa. Kinamumuhian natin ang kanyang kasalanan. Pero bilang kapwa-tao at bilang kapatid kay Kristo, hindi natin siya maaaring kamuhian kung kaya nga pinatatawad na natin siya at
hihimuking huwag nang magkakasala pang muli. Tayo man ay laging binibigyan ng Diyos ng pagkakataong magbago at itama ang ating pagkakamali. Huwag naman nating ipagkait sa iba ang ganito ring pagkakataon.